Bits, 10 po ang kapalit ng pagkakas po ni Hybits ng play-by-play. Ganon katinda yung TF ni Hybits, no? Grabe din. Alam nyo na guys, kapag gusto nyo i-bibahan si Hybits, Milty lang, nakapag na. Pero ito na nga guys, next play, Solid versus Aura PH, having the upper hand. Mukhang pumapalakpak ang tayangan Hybits dahil 1-0 na ang ating score. Makakabawi kaya ang Aura PH. Let's see. Pero nakakaano to, kumbaga parang iba yung pinapakitang ano nito, strategy ng ano ngayon na Aura. Parang inuna nila ngayon yung ano to, instead of nag-wait for sila sa deep lane, no? Kasi yes, hindi ka laging advantage ng sila eh. Mabilis talaga mag-jungle farm. Pero dito sa top lane, nagbabakbakan ka agad daw. Sino to? Iba yung mga pangalan nila. Oo, nag-iba sila yung mga animals or insects inside the house. Pero dito with the flicker, ang ganda! Sabihin ka na doon. Oh, kasi ang sakit rin. Hindi yung Selena talaga, nakakainis talaga sa early game. Kaya talaga mag-solo kill yan. Ay? Pero ito dito sa bottom lane, binubuli din to si ano, si Lamok. Yes. Yun Lamok, no? Siya ang binubuli, siya ang binubugaw-bugaw ngayon ni Rakisha. And then a cutie, pero ito yung sinasabi mo, Selena, look at the follow-up na nanggaling sa kuryente dito. Even though wala pang level 4 dito, yung next play solid, enough naman na tatlo sila mag-take down doon sa Selena. Mm-hmm. Hindi na-anticipate ni Selena na natatlo yung makakarap niya doon. At saka nag-burn na rin siya ng spell, kaya most likely mamamatay talaga siya doon. Tama. And makikita naman natin dyan, Aura PH on the other hand, even though sila yung nakakuha ng early kill, sila naman ngayon yung binibigyan ng isang matindi ng next play solid. Napakaganda na pinapakita dito ni Yawi at saka ni Exert. Oh, talagang dalawa silang umiikot sa mapa para masecure talaga nila yung kill sa bawat rotation. Pero maibanggit ko lang ha, pansin ko dito sila Moklang po, Lods. Alice, Leia B. Uy! Binabaog nga nila sa lane eh. Medyo nakakawa tuloy ako. Alice ng Old Doom? Hindi ah, Roger ng Mundo. Ay! Ay! Athena out guys. Adito na tayo. Going back. Pero itong si H2 parang medyo naghihirapan siya ngayon mag-farm. Kasi ang hirap talagang mag-overextend dito sa lineup ng Ore. Meron silang Matilda na pang ano talaga na sobrang sight and damage. Plus meron pang sila na, pero dito sa bottom side, mamamatay. Kaya sino pa itong isa nilang ano? Ay, si Rene J ata ito, no? Si Rene J. Ay, hindi. Siya yung choose most. Ay, hindi, nakatang. Si Wiawi ata. Oo. Yung Chu dito, kasi nakatank emblem guys, most probably is si Yawi. So, ibe-base na lang muna natin sa emblems. And si Ipis lang po, Lots, dahil siya yung nag-Chu kanina na MVP for game number 1. Most probably, he will be playing the Lapu-Lapu. Uh-huh. Okay. Pero, si James ata yung gumagamit na Lapu. Pero parang gulo. Sige, huwag na natin isipin. Ano talaga, Rene J yung Ipis lang po, Lods. Yan. Sure ako. Masure pa sa sure. Silamok pala itong si James. Pero dito sa bottom side. Pero mamamatay ata dito. Pero nakapag second skill out lang siya. Kaya safe na safe. Uh-huh. Sa lane ngayon. Uy, maganda dito. Yung pinapakitang rotation ng Aura PH. Apat na tao ang nungikot dito. Pero pumasok na dito agad. Sige, gamba lang po. At siya unang nakata. Ipis lang po, Lods. Mapapa-flicker out na lang din muna dito. Disengage. Pero good pick-off coming from the side of Aura PH. Good pick-off sa Athena. Pero somehow medyo lubi sila doon. Kasi nagbigyan nila ng space. Itong si H sumakahit dito sa middle lane. Tingnan mo, mas makakapag-snowball sa siya. Sa bagay. Halos buong gold shield makukuha niya talaga dito. Exactly. Sa part na to. And that is something na hindi mo dapat binibigay sa isang quad. Kasi pagka binigyan mo agad ng early ng mga network or gold dito yung Claude natin, mabilis makakabuo na Demon Hunter or even the golden stuff combination, papalagyan later on. And look at that kick dito kay Rakisha, walang makukuha. Instead, gagamba lang po, Lod. Sinasalo lahat ng damage. Na-secure pa rin ng Claude natin. Ito na bat natin dito. Pero si Lamok lang po, Lod. With a block. Alice! And also, the Lunox will be down as well. Kilowash na pilay. Mapipilay nga ba dito? Sinusundan niya. Ipis lang po, Lods. Masyado ma-axiam! Grabe naman yun! And kamuntikan pang mapatay doon ng Taurus. May bandang gitna.
nuts yung passive nito ni ano. Pero kasi hindi ko masasabing worth it talaga yung ginawa ng Aradon. Kasi ang napatingin nila, isiyawi lang. Which is yung tank. Eh, alam naman natin yung tank, yung talaga yung pinaka, ano nila eh, parang responsibility nila yung mabigyan ng spacing yung mga core heroes nila. Kaya tingnan natin, ang laki na ng gold advantage nata ngayon ng ano. I mean, umabot na natin ng 1,000 in just a matter of 1 minute. Yes, and highest farmer natin for this round or this 5-minute mark is the Alice Miss Leia V. So, hindi siya abog-buga. Nagbigay kasi sila ng lane eh, kaya talaga makakahabol siya. Tapos, nakakuha pa siya ng bukit kanina. Aha. Yun yung maganda doon. Kasi kung kanina, yun yung pinakamagandang tactic, guys. If you notice na yung isang hero mo masyado nabubugbog sa lane, hindi siya makakuha ng mga stacks niya, like the Alice, you could go for a switch. Tapos tingnan nyo, mas nakabuti pa. 201 na yung KDA niya, top farmer pa siya, nagkakaroon pa siya ng mga stacks. Oops. Tama. Makapag-contest pa sila dito sa baba, pero parang lanakawin lang ata ng YSS yung crap point. Pero kasi ang pinaka nagpapahirap talaga dito sa lineup ng Aura is yung ano, Eudora ni Exort eh. Kasi sa bawat rotate ng Aura PA, nandun lagi si Exort nakabang para mapigilan yung ano nila eh, 3-man rotation ng Aura eh. Kaya nahihirapan sila kung pumasok at makapag-push dito sa game na to. Yes, Eudora may pang-amplify ng damage and as it, at the same time, meron siyang burst and the stun as well for the second yung ball of lightning niya na binabato to a certain hero. Nakakapag-choose siya ng target niya to the point na this will go for a go signal for next play solid na pwede nilang unahin dito si JP. And kita naman natin 0-1-1 agad yung KDA niya. Even Benny Cutie Forever na isa sana sa core damager nila dito, nabibigyan ng gusto dito ng next play solid. This is the second turtle of the game. Pero wala pa masyadong nagpo-focus for dito. Ambahan pa lang sila dito. Mm-hmm. Nagkahanap sila ng parehas na magandang position. Pero I think makukuha ata ng Aura to. Given the fact na napakaganda ng pwesto ng Kalid. Pero matatanda ka na ata sa mga bottom lane. At hindi na napakasakit ng damage. Ako mababurst ng abahan ko si Kalid. Uy, tignan mo naman. Just jump the on. KSP will be secured by the Eudora. Dagalang full loads with the Blazing Duet. Enough to shoo away the rest of the gang of Aura PH. Pero sila pa rin ang nag-succeed to take the bigger objective, which is yung turtle buff natin. Pero habang may turtles nila dito, nakapush na yung Alice dun sa top. Kaya nakaka-farm din siya ng malakas. And ayun, siya na din yung leading natin sa farm. And may item na siya ngayon. Dito item siya. Nakakatakot yung James. Nakakatakot tong Alice. Yes. Kasi 7 minutes pa lang ng game, nakadalawang ano, nakadalawang core item. Kasi na pero may pang-autoplight. Mag-tiplas nga ba, itong si Zenith, ako po ang mabibigay ito ni Yawi at saka ni RSJ, mababantahan at magta ang isa pang tori dito sa may baba. Ganda, like what Leia B said kanina, because of the space na nabibigay sa Alice natin, secured na yung Clock of Destiny as well as the Enchanted Talisman. Meanwhile, si H2O on that flood, very evident guys yung swag ng BMI and even the Art of Thievery. Kita naman natin, Demon Hunter has been purchased at papunta na siya sa golden stuff niya. Kaya kita mo kanina, nung sa turtle buff, enough na yung damage yung Blazing Duet niya para ma-finish off nila yung iba pang miyembro dito ng Aura PH. 8-2 ang ating kill score. Props dito kay Yawi at saka kay Exert kasi sila talaga yung nagbibigay ng spacing dito sa mga core heroes na itong ano eh. Kaya tingnan nyo, kung napapansin ng mga viewers natin ngayon dito sa Juicy Lemon, tingnan nyo yung positioning nila sa bawat lane, nabibigyan nila ng spacing yung mga core heroes nila. Kaya hindi sila talaga, tuloy-tuloy talaga yung farming nila. Katulad ng kasabi ko kanina, pag umabot yung 10 minutes ng game na hindi nila nababawag tong next play solid, makukuha talaga ng next play solid tong game na to. Yes, and pati naman sa network, and then 24,000 versus 20,000 ng Aura PH. And wala pa akong masyado nakikita na miracle play ng arrow dito ng si pasok ni Killwash. I think kailangan baguhin ni Killwash muna IGN niya. Medyo play pa talaga yung character niya dito sa early to mid game natin. Kailangan mag-overpower siya. Maramdaman natin yung ano, yung lakas ng isang Khalid, guys, na very sustainable hero na kayang pumalaghay sa tanglor apat sa dito. Nakikita natin, grabe, look at the jump! Uy! Grabe. Medyo miss ano ata yun, pero may 2-4-2 trade pa rin naman yung nangyari sa top side. Medyo napaaga ata yung pasok ni James doon, kaya nabigyan ka agad yun. Ako, first na apat na miyembro dito ng Aura PH.
Nanggigil kasi yung alis natin. Mm-hmm. As an alis user, Aleya B, ano kaya maipapaya mo sa ganun asi moments ni James? Ay, kailangan kasi kung mag-alis ka, kailangan makapag-farm ka talaga ng early game. Kasi pag hindi, magiging may mahihirapan yung team ninyo kapag ka, hindi siya nakapag-stop. Kailangan makapag-stop siya. Late game hero kasi si Ali, so kailangan aalalayan din siya ng mga ano niya, kakampi niya. Tama, tama. And yung pagpasok ni James doon, very crucial ah. Kung hindi sila nagkaroon na exchange doon, malamang sa malamang egolize sila doon, Leia and Hype. Medyo... Ay, grabe. Kaya na nagpalit na. Kaya na ako. Tinatay ko kasi yung camera. Ang ginagawa mo! Then, tinatay ko yung camera kanina. Ayan. Kasi yun nga eh, ang ganda ng lineup na, I mean, ang nagpapat, ano talaga dun sa game na yun, is yung si, ano talaga, si Yawi at saka si Exhorte. Kasi, hold on, don't look at that. Abisal araw, nag-connect dito, pero may nag-cool will be still skewed by the Eudora. Meanwhile, doos, may bandang back late. Usual din, kasi na dito si Yawi ng mundo, pero dito yung alis natin, nakikipag-1v1 with a great 1, nag-egolize yung magiging trade of dawn. Raflisha is still alive and kicking, sasalubungin dito ng ipis lang. Mga lods, masakit talaga ang bawat pagbagsak dito, pati yung lulux ni Benny Kitty forever na mumunit sa bawat pagbagsak ng kanyang second kill. Pero inibis lang po lods, hindi magiging sapat ang kakulita para makaservive sa siege ngayon. Dahil sa trade-off na yon, in favor na ngayon sa Aura PH yung naging clash. Dahil 3-4-1 yung naging exchange. Uy, game na ba tayo? Ano, okay na, high beat. Game na tayo ulit. Ito, ito, level 1 bird pa lang ito. Kaya hindi talaga nila mapupunto or hindi na nila masasamaan ito. Yung kasi yung disadvantage ng pangkuha ng isang ano, isang level 1 bird. Pero dito sa top line, magkakaroon natin ng e-fight. Grabe ito, Tina. Ang ganda ng pagpasok doon na H2 with a blazing duet. But instead, sila yung mapipitasan. Mapapansin din natin dito, dinidikitan na ng husto dito ng Selena natin, sila Raflisha and even Delicate. Nakita na nila yung weakness nila eh. Kapag napapabayaan, hindi nila natitake advantage yung mga traps and vision nila. Take note, meron silang Mountain Shocker to prevent sana yung paggagang sa kanila next day solid. And they also have, even though na-reduce ng 50% yung vision ng isang Selena trap, but a vision is still a vision. Useful pa rin yan to know the objectives na pwedeng gawin sa inyo nung kalaban nyo. Pero medyo nakukuha na ng Aura PH yung pacing na kailangan nila na hindi nila kailangan mag-initiate ng bawat teamfight. Kasi sa lahat ng mga teamfights, ng mga last two teamfights doon, na nakakalamang yung Aura PH kapag nag-a-asim or nag-initiate ng teamfight. So nag-gets na nila na hindi nila kailangan mag-initiate ng teamfight and antayin lang nila magkamali or mag-operate it. Yun nga eh. Nice play solid para lumamang talaga sila ng mga pero sa mabasa nila. Ayun na! Masyado malalim din yung Selena, pero good thing na lang din na nandito agad yung Guiding Wind and Circling Eagle para hindi magiging enough para ma-take down si Ipis lang po, Lods, Lods, may bandang bottom side. Instead, he will be stealing the respective buff from the Aura PH. Hindi ka nandang ka nagagaling dito! Tindi naman na wala na dito si Matilda, pero look at the blood. Oh, enough to sustain himself. Kilowash will be out of the league as well with a double kill for Alice. Nagalang po, Lods, with a blazing duet DM. Even a combination, talagang unstoppable na dito yung inspired na H2O natin, mga kaibigan. I think Napaka, needs to regroup to think of their next strategy kasi yung asim moments nila binabaliktad at tinitake into consideration at strength na next phase on. Tama, kumbaga parang nandun sa teamfight. Kung sino yung nag-asim, no? Kung sino yung nag-initiate ng teamfight, sila yung nalulugi, parang nakakaano. Pero kasi itong ano rin kasi itong matinda talaga kapag once na mag-isa ka lang talaga at pinutahan talaga sa na may hero kill sila kaya talaga nila ma-person plus na Selena pa na sobrang fast talaga ng damage no? Condition dito Madam Leia makapick up sila ng sorry dalawa enough na kaya yun para ma-turn around nila yung table parang hindi pa rin parang ang lakas kasi ng damage ng sustain nung ano dito eh NXP oo parang
kailangan nila ng bigger objective, focus farm din. Talaga guys, farm is the key, sa totoo lang. Kasi kailangan nila ng item para masabayan yung damage dito. Lalo na well-farmed yung H2O natin, si Dagalang Colods. Look at that KDA. 207. Kahit minsan di pa nila napitas. Patay. Pero isang pagkakamali lang din talaga nitong Colods at matamaan siya ng pana dito ni Elena at wala siyang purify. Pwede talaga ma-turn around kagad ito ng Oran. Pero sa Lord, pagkakaroon na naman tayo ng another teamfight. Kahit anong internet. Going back na tayo. Oops. Grabe naman yung jump down. With the kick dito rin, gagamba lang po, Lods. Yung ating abisan araw, hindi mag-co-connect. Pero yung Lord natin, this is a luminous one. Guys, eh, nakapwesto na agad dito yung Aura Page. This may be the do or die situation na hinahanap nila. Kahit papapakawalan kaya magkakaroon ng clutch play moment. Rene J is famous in stealing the Lord, ah. Oo, alam naman natin. Pag clutch, Rene J, isa sa mga pro player na napakahusay. Tsaka napakarami na napatunayan when it comes to Lord stealing. Pero yes, dito mukhang i-reset lang ata ito na next phase. Sorry, tamang ambahan lang sila dito. While on the other hand, itong si Rene J, ginagawa niya na yung ready dating na nag-segue sa other side or sa opposite side ng Lord. There goes Wrecker. Kiluwa siya ng Tisha. Dito na kayo maglaro para hindi malag. May kasamang sampal. Di ba, manamati? Grabe naman yun. May kasama pang sampal, Ghost Wrecker. Baka Ghost Wrecker yan. Tara nga guys, going back. Kita natin, nasi-secure pa rin naman ng Aura. Yung mga buffs nila, hindi naman nagsasucceed sa pagdadeny dito yung nag-play solid. But the map control, something to consider again. Hawak nila ipis lang po, Lods eh. Habang BC na nagtitakedown ng Lord, merong isang nag-speed push. Mounting cover activated. Pero ito, jump. Ito na. Ito kayo pa. Pero look at the Lord. Jump na naman. Ito, pero the Lord was secured by Spot. Pumasok pa kay Lord. Sa si Kiluwash na pilay, pero mukhang hindi magiging sapagi sa guard niya, and that will be securing the double kill for the allies. Mapapauwi na lang dito si Tastas because this is pa it nga, ang galing ni Yawi si Yawi yung nag-box out dun eh. Oo, the kick guys, the kick of the century talaga to. May kasama pa nga sticker Yawi. And this will be the first 2-0 series dito.